ikawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan mo, mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Inisin mo sana ang aking karunghan at matawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong awit. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayin mo kaming pawang may kahinaan at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay, lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig. Matutulad sa batis na di mawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo't bilang tagapagtayo ng sirang muog. Mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay.
ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Oon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak. Pagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat. Pagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng pong mahali ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalon niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?"
Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Alam niyo ho, kahit panahon ng Kwaresma, hindi masamang umiti. Amen? Sapagkat yan ang sinasabi ng ating Santo Papa, si Pope Francis, sa panahon ng Kwaresma, hinahamon tayong maging malaya. At ang isang tanda na ang tao ay malaya kapag siya ay ngumingiti. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung nakangiti. Yan, tanda yan na ang iyong katabi ay malaya sa harapan ng Diyos. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, kahit mahal ang bilihin, nakakakain pa rin tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng puong Jesus Nazareno. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Gumising muna kayo. Yan, okay. Tanungin mo, naniniwala ka ba? Sumulat naman kayo. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Yung iba, oo. Yung iba, hindi. Pero sa ating mabuting balita, totoo ito. Bakit? Si Levi na love at first sight kay Jesus. Bakit? Simple lang naman ang sinabi ni Jesus sa kanya, no? Ang sabi ng ating mabuting balita, sinabihan lang siya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tandaan natin si Levi ay ano, tagasingil ng buwis. At kapag ikaw ay tagasingil ng buwis, galit sa iyo ang iyong mga kababayan. Bakit? Sapagkat ang iyong katapatan ay hindi sa mga kababayan mo. Ang iyong katapatan ay sa mga taga-Romano, no? At hindi lang 'yon. Kapag ikaw ay maniningil ng buwis, no? Ikaw ay merong transaction over the table, under the table, and outside the table, no? Ibig sabihin noon ay pagdating po ko sa mga ganyan, ay pagdating sa perang ganyan, ay aminin na natin, maraming mga himala, kababalaghan na nangyayari. Pero tingnan ninyo ha, nung siya'y sinabihan ni Jesus, sumunod ka sa akin, iniwan niya ang kanyang dating buhay at sumunod kay Jesus. Yan ang magandang hamon ng Kwaresma. Ano yun? Iwan na natin ang dating buhay natin. Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3. Iwanan na natin ang ating dating buhay. Bakit? Sinasabi ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, kapag nagkaroon ng pagbabago sa akin, kapag nagkaroon ng pagbabago sa atin, aba magiging bagong nilalang tayo. Amen? Sino gustong maging bagong nilalang? Taas ng kamay. Kapag tayo'y naging bagong nilalang, anong sabi ng unang pagbasa? Para kang ilog na hindi nauubusan ng tubig. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagkaroon ng pagbabago, hindi lang ako nakikinabang kahit ang iba. Bakit? Magkakaroon ng buhay din ang ibang tao. Tagabigay din tayo ng buhay. Hindi lang tayo nabibigyan, magiging tagapagbigay din tayo. At ano ang sabi ng unang pagbasa?
At ang liwanag ay ano, magniningning tayo kapag tayo nagkaroon ng pagbabago. Na sa mundong ibabaw na ito, na punong-puno ng kadiliman, magsisilbing liwanag tayong lahat. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, magliliwanag ka kung magbabago ka. Ayan. At yan ang hamon ng ating mabuting balita. Si Levi, no? Isang makasalanan, no? Subalit, nung siya'y tinawag ni Jesus, iniwan lahat. At siya'y sumunod kay Jesus. At hindi lang yun. Siya'y nagkaroon ng piging, naghanda siya, no? Sapagkat, nung siya'y tinawag ni Jesus, ramdam niya na mahal siya ni Lord. Ramdam ni Levi na hindi ako kakaiba. Ramdam na ramdaman ni Levi kay Jesus, kahit ako'y makasalanan, mahal na mahal niya ako. Amen? At dapat ganun din tayo. Kapag tayo, no? Tayo'y pumupunta dito sa simbahan, no? Lalo tigit dito sa simbahan ng Quiapo, sa ating pagdedebusyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sana'y huwag lang tayo hanggang debusyon lamang. Dapat ay may nababago sa aking sarili. Amen? At siyempre, no, sa buhay nating mga tao, hindi maiiwasan na merong mga intrigero, inggitero, at mga chismosa. Yan, no? Sabi dito ng mga Pariseo, bakit ka nakikisalo sa mga makasalanan? Sapagkat para sa mga Pariseo, walang karapatan si Levi. Hindi siya pwedeng sumama, no? Sa atin, sa yung makasalanan. Yung mga publikano, hindi pwede. Tayo lang. Naghahanap sila ng perpektong tao. Nag-aasalap sila ng perpektong tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Bakit? Sapagkat ipinakita ni Jesus sa mga Pariseo na mga chismoso, inggitero, no? Doon sa hapag na ginawa ni Levi, tandaan ninyo, ano sabi ng Panginoong Jesus? Hindi kailangan ng mga walang sakit ang doktor. Ang doktor ay kailangan ng may sakit. Ang anak ng tao'y naparito hindi para sa matutuwid. Napunta si Jesus para sa mga makasalanan. At sino yung mga makasalanan na yon? Ako, yung katabi mo, at tayong lahat. Nag-aanyaya ang Panginoong Jesus, narito ako. Tayo'y makasalanan. Tayo inaanyayahan niya na tayo magbalik loob sa Kanya. Tayo'y magbagong buhay para makapiling natin siya. Siya ang doktor. Sabi ni Pope Francis, ang simbahan ni ano, malaking ospital. Lahat tayo dito ay sugatan. Lahat tayo dito ay may sakit. No? Umula ulo hanggang paa. Physical man yan, psychological, spiritual, no? Emotional. Lahat tayo narito may sakit. At sinong ating dakilang manggagamot? Ang Panginoong Jesus. Kaya tayo napunta dito sapagkat tayo humihiling ng paggaling. At si Jesus, iniuunat niya ang kanyang mga kamay upang tayo ay pagalingin. Subalit magkakaroon ng paggaling sa akin at sa atin kapag ano, magsisimulang ano, may mabago sa aking sarili. Walang silbi ang pagpapagaling kung sa sarili ko naman, hindi ko tutulungan ang sarili ko para gumaling. Nadyan ang pagpapagaling na inaabot ng Pong Jesus Nazareno, tanggapin natin. Subalit, mangyayaring kagalingang iyan kung merong mangyayaring pagbabago sa aking sarili. Sana tuwing tayo'y dadalaw sa Basilica Minor at pambansang Dambana ng Pong Jesus Nazareno, sana matulad tayo kay Levi. Sana lagi tayong ma-love at first sight sa ating Pong Jesus Nazareno. Siya'y nananawag, sumunod ka sa akin. Sana ganun din tayo. Tumatawag ang Pong Jesus Nazareno, sumunod ka sa akin.
Sana ganun din tayo. Sumunod tayo sa Kanya. Pero hindi lang sapat na susunod. Kailangan may babago katulad ni Levi. Iiwan ang dating buhay upang nang sa ganun ang biyaya ng may kapal ay laging sumaatin. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa amang ating mga panalangin. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, naway adya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ng kanyang walang hanggang awa, maibahagi nawa namin ng kanyang pagpapala. Sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit sa amin ay nagkasala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at tsansak na ito handog na iyong hayang sumasamo umihingig sa katawad sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lagi, di masukat ang galak mo, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog na iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghain mong ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ang aming pagsamba.
Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa namang hinagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng magkaawa, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Natagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe mong aming pananampalataya pag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Apapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nakapako sa krus,
hinahamak hamak na akit ako natawang may sugat at nang tinangkap mong kamatayang libang na akit ako ng iyong pag-ibig. Kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka. Pagkat kung pag-asa'y wala lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating kalawang Lenten Recollection sa darating na February 20, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Marcelino E. Nicasio, SPD, na may tema, Matatanda at May Sakit. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitagoyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanuan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladan nila lang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.